Hi guys, this is Sermon TV. Nagtuturo po ako ng iba't ibang klase ng tutorial vlog sa aking channel. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. At syempre, pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page, Sermon TV Vlogs, para sa inyong mga katanungan at inquiry. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano natin malalaman kung approve ba o disapprove ang ating loan na ina-avail sa kay SSS. Ilang araw po ba ang ating hihintayin bago po natin ito ma-withdraw sa ating ATM? Gusto niyo malaman kung paano? Keep on watching! Mga dapat tandaan bago tayo makapag-loan sa SSS, una, kailangan po muna natin ang SSS online account. Ito po ang user ID at password sa kay SSS. Kung wala pa kayo nun, may tutorial po tayo kung paano gumawa. At syempre, kung ikaw naman ay nahirapan gumawa ng user ID at password dahil di na-active ang iyong mobile number, register in SSS or email ad, kailangan mo muna magpa-update ng iyong contact information sa SSS. Meron din tayong tutorial nyan sa ating YouTube channel. At kung nakalimutan mo naman ang iyong user ID at password, may tutorial din tayo kung paano ma-recover ito. Bago naman tayo makaproceed sa pag-apply ng loan sa kay SSS, kailangan muna may active disbursement account na tayo. Paano nga ba mag-enroll ang disbursement account sa SSS? Meron po tayong tutorial niyan sa ating YouTube channel. At kung ikaw naman ay wala pang bank account or ATM card na gagamitin sa iyong disbursement, pwede ka pong makakuha ng libre nito. Meron din po tayong tutorial sa ating YouTube channel. Lahat po ng related na content sa ating topic ngayon ay puntahan nyo na lang sa description box ng aking video ang link ng tutorial para mapanood nyo po. Back na po tayo sa ating tutorial. So kung natatanda natin guys, no, mag-file tayo ng loan application sa kay SSS, so ganito po ang nagpakita sa ating screen or ang natanggap nating notification. You have successfully submitted your salary loan application at nakalagay dyan kung anong date kayo nag-apply ng loan application. At syempre nakalagay dyan guys na ang loan nyo ay mapuproceed po sa inyong in-enroll na disbursement bank account. At syempre dito sa baba, we are awaiting the certification from your employer. So kailangan po guys, ipa-certify po natin ang ating loan sa ating employer para po ma-approve po yung ating loan. So dahil po 3 days lang po ang expiration ng loan application, so kailangan po bago mag 3 days ay ma-certify na po ng ating company. Then pag na success na po ang pag-submit natin ng loan natin sa kay SSS, at syempre kung na-certify na ng ating company or ng ating employer, so ganitong email na po ang ating matatanggap mula sa kay SSS. So yan na, guys, nakalagay. We are pleased to inform you that your salary loan application has been certified by your employer. So nakalagay dyan guys kung anong date din na certify ng ating employer ang ating loan. Siyempre pag nakatanggap na kayo ng ganyang email guys, ay may kasunod pa po nyan na email ni SSS. So ganito po dapat ang matanggap nating email. We are pleased to inform you that your salary loan application has been approved by your employer and SSS. Please take note of your transaction details below. So nakalagay dyan guys kung kailan natin sinubmit yung ating application ng loan, at syempre nakalagay din dyan kung magkano ang loan amount, at syempre yung monthly amortization natin guys, yung uhulugan natin kada buwan, nakalagay din dyan. At syempre nakalagay dyan guys kung anong buwan tayo mag-i-start ng hulog para sa ating inavail na loan. Ganun lang po kasimple kung paano malaman kung na-approve ang ating loan. So kung in case naman po na wala tayong natanggap na email na na-approve na nga ang ating loan, so pwede po natin dyan guys i-check doon sa ating SSS website. So ganito lang po ang ating gagawin. So una po ay punta na po tayo sa ating Google.
click lang natin yan. At syempre magla-login tayo doon. So click muna natin at search dyan yung SSS. Then yan sa unahan guys, yung link na nagpakita dyan, yan ang ating pipindutin. So para po sa link ng SSS website, puntahan nyo na lang po sa description box ng aking video. Doon ako na lang po ilalagay yung link para isang pindot nyo na lang po. So click na po natin to. Then click lang natin pa slide. Click natin tong I'm not a robot. Then pag nag-check na yan, click submit. Then pa slide. Click natin pa slide. Then click natin member. Ayan guys, nandito tayo guys sa member login. So type nyo lang po dyan yung user ID nyo at saka password. So type na natin dyan. Then click na natin tong I'm not a robot. Then pag nag-check na yan guys, click na natin yung submit. So click lang natin yan guys yung X para mawala sa screen. So guys, andito na tayo guys sa ating SSS website sa ating account. So click na po natin ito guys yung inquiry. Click natin yan, then click natin tong loan info. So dito guys sa loan info, dito nyo po guys ma-check yung status ng inyong mga loan. So katulad nito guys, yung nasa taas na makikita nyo, pwede nyo dyan guys ma-check yung salary loan nyo, calamity loan, educational loan, or loan restructuring program. So kung ano ang inavail nyo dyan guys na loan sa kay SSS, yan, i-click nyo lang po dyan guys para makita nyo yung status. So katulad na nga lang dito guys sa salary loan, ito click natin yan. So ayan po guys, nagpakita po yung loan application status natin. So nakalagay dyan guys, disbursement through the bank G. Ibig sabihin yan guys is granted na po yung ating loan. So kung ganyan po guys na nakalagay sa status ng loan application nyo, ayan, maghihintay na lang po kayo ng 3 to 5 days banking days para po makarating na po sa inyong ATM o ma-withdraw nyo na po ang inyong pera. So yun po, 3 to 5 days lang po ang hihintayin nyo. And kung mayroon naman kayong mobile banking apps guys ng inyong ATM, so doon nyo na lang po guys i-check kung may laman na lang yung ATM. So kung wala naman kayong mobile banking na apps ng inyong ATM, ay pumunta na lamang po kayo sa mismong ATM machine. Doon nyo na lang po i-inquire kung may laman na yung inyong ATM. So kung ganito naman guys yung makikita nyo sa screen, disbursement through the bank C. So ibig sabihin yan guys na cancel po or hindi na approve yung ating loan na inabil sa kay SSS. Posible po guys yung dahilan kung bakit nakakancel yung ating loan ay pwede po ang maging dahilan dyan yung ating disbursement account na in-enroll. Pwedeng hindi na po siya active or na-deactivate na po yung ating bank account. So kung halimbawa ganun naman guys ang mangyari ay umulit na lang po kayo mag-enroll ng inyong disbursement account at umulit na lang din po kayo guys pag-apply ng application loan form sa kay SSS. So ganun lang po guys kadali kung paano malaman kung na-approve ang inyong loan na inavail sa kay SSS. Sana po nasundan nyo po ang ating tutorial ngayon. At syempre kung may karagdagan katanungan kayo dyan, comment na kayo sa comment box section ng aking video at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs.